Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Tumaas ng 6.4% ang gross domestic product growth rate ng Pilipinas sa first quarter ng 2023. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang nasabing growth rate ay nasa target ng gobyerno na 6% hanggang 7% GDP growth para sa buong taon. Naglabas ng isang sworn statement nitong Miyerkules May 10 si Marlon Quibod, isang newly surrendered witness sa Degamo murder case. Inilhad dito ang pagkakasangkot ng isang Mayor Fritz na sinasabing nagsalita tungkol sa mga plano ng pagpatay sa pamamagitan ng video call. Sinabi ni Quibod na tinanggihan niya ang alok na recruitment dahil meron din siyang warrant of arrest para sa iba pang kaso. Hinikayat ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez si Pangulong Marcos Jr. na huwag mag-recycle ng mga kandidato na natalo noong May 2022 na halalan. Ito ay matapos sabihin ni Pangulong Marcos Jr. na posibleng magkaroon ng reorganization sa kanyang mga miyembro sa gabinete. Idinagdag din ni Rodriguez na sa kaso ng Department of Agriculture, sinabi niya na dapat magtakda si Marcos ng isang full-time na kalihim dahil puno na ang kanyang kamay sa mga ugnayang pang-international at immediate domestic needs at iba pang mga problema ng bansa kabilang na ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Solo documentary sina J-Hope at Suga ipapalabas na sa sinehan. Ipapalabas na sa mga sinehan sa buong mundo ang solo documentaries ng BTS members na sina J-Hope at Suga simula June 17 ayon sa statement na inilabas nito. Magsisimula ang bentahan ng tickets sa May 17 alas 7 ng umaga. At yan ang pinakuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw! Thank you.